Good day kayo sa'yo. Sa video natin ngayon ay magkakaroon ako ng initial review dito sa nabili ko na road and trail shoe na gawa ng Camel. Kung sakali magustuhan nyo yung sapatos ito, maglalagay ako ng link dyan sa description or dun sa comment section para ma-redirect kayo dun sa mismong item sa Shopee. Dahil nakakalito po, dahil wala pong nakalagay na exact na pangalan or model para dito sa sapatos na to. So, una sa lahat, bakit road and trail shoe yung napili kong bilhin? So yun, sabi ko nga, binili ko to ng sarili kong pera, personal pick ko ulito. So asahan nyo na magiging honest review ulito at unbiased tayo sa lahat ng sasabihin ko. So isang reason kung bakit ako uli magre-review nitong Camel ay dahil dun sa isang sapatos na nabili ko last time. So itong mismong sapatos na to, isa-share ko lang mabilis na ito, mula nabili ko sa grupo ng team namin, sa Team Sakto, na may nakabili na 8 pares nito sa mga group member ko. And then, 4 na pares nito sa family member ko, bukod sa akin. So, ilang pares nun sa patos yung naibenta or nabili namin nito. Dahil sobrang sulit po talaga to, hindi po ako nagbibiro. Pwede pang easy, pang recovery, pang long run. Kahit konting mapasabok kayo ng speed session, so hindi kayo mapahiya dito. Yun, wala. Sobrang sulit to. Talagang almost 1.8 kasama yung voucher. So, may link din tayo dito sa baba. So, yun yung nag-trigger sign para tumesting ulit. Ito ay isang road and trail shoe. So, pag sinabi natin road and trail shoe, wala siyang pinagkaiba sa, kunwari, nakamotor ka, tapos ang motor mo ay enduro or motard. Yun yung mga motor na pwede mong idaan sa rough road or sa kalsada. Tapos, parang ganun yung feeling pag nakasuot ka nito, hindi ka mag-aalangan na umapa ka sa lupa, sa mabato, sa mabuhangin. So, ito po yun, yung gantong klase ng sapatos. So, saan mo muna ito magagamit? Magagamit mo ito sa mga trail. So, yung mga mahilig umakit sa bundok, so magagamit nyo rin po ito, syempre. Magagamit nyo rin, yun nga, sabi ko, sa road. Lalong-lalo na kung sasali kayo sa event ng mga trail run. So, kailangan nyo po nito. Ako, once lang naman ako na-experience ng trail runs. Yun yung unang-unang official race ko pa nga. And ang ginamit ko yun ay ordinaryong running shoe lang. So, alam na alam ko yung pakiramdam na gumamit ng ordinaryong running shoe sa isang trail event. Lalo na mabato, yung sobrang lalaki ng bato. And then maputek, madulas po talaga yun. Unlike po dito, na talagang ito yung nakadesign para sa mga ganong klase ng takbo. So, simulan natin sa presyo. Itong sapatos na to, pag sinerch nyo, nagkakahalaga ito ng 2,400 pesos. Ang pagkakalan ko, merong 80 pesos na less voucher and then yung Shopee voucher. So, ito makukuha mo lang ito ng 2,070 pesos. So, mura na siya para doon sa presyo. Na-testing ko na ito nung minsan, di ba may in-upload akong video dyan. Kung hindi nyo pa yung napapunod, pakisilip lang po. So, wala naman testing lang nung sapatos. Tinakbo ko ito sa parang, so sa maputik. And then, even sinab-merge ko to sa tubig habang suot ko para matesting yung sapatos. So, simulan natin sa upper. Siyempre, lagi naman tayo nag-umpisa sa upper. Looks muna tayo sa aesthetic. So, 4 na color variation ang pwede nyo mapili. 3 doon sa kulay is all black. Black and silver, black and gold, and ito na po yung pinaka-makulay na model ng sapatos nila na para dito. So, sa upper, para sa akin napakaganda na itsura ng upper nito. Hindi ko alam kung pare-pares tayo ng taste, pero para sa akin, napaka-pogi. Maganda yung itsura, yung design ng upper. So, ang sabi po, dun sa description nito, itong upper material po nito ay waterproof. So, tinesting ko na po yun, kung talaga bang waterproof, yun nga, sinab-merge ko yung pa ako dun sa tubig. So, 40 seconds bago po ako may naramdaman na pumasok na tubig dito. So, talaga pong waterproof siya. Dahil yun niya, wala naman sigurong pangyayari na ibababag yung paa mo ng 40 seconds. So, kung takbo-takbo lang sa ulan, sa kalsada na basa, hindi po mabasa yung medyas nyo. Kaya safe na safe. Lalo po ngayon tag-ulan, so yun niya, marami tayong madadaan ng basang kalsada. So, asahan nyo na makaka-uwi kayo na tuyo yung paa nyo. Huwag lang talaga kayo maabutan ng sobrang lakas ng ulan. Yung gawa ng upper, ito po ay tela na makinis, madulas siyang hawakan. Medyo makapal po yung lining ng tela. So, makikita po natin na wala siya ganong butas. Unlike po doon sa ibang mga upper na nagagamit natin. So, syempre, para po maging selyado yung sapatos. Syempre, pag sinabi natin na mas selyado,
So asahan po natin na medyo mas mainit. So hindi na po sobrang init, pero unlike po na sa iba na talagang breathable yung ginamit na upper, dahil syempre ang purpose naman po nito is maging protection sa paa mo laban sa pasukin ng buhangin pag tumatakbo ka or nagte-trail ka. So talaga pong wala siyang naka-design na butas. Tinesting ko din naman po na maputi ka na to, itong mismo mga tela na to. So makikita niyo naman po na sobrang linis pa rin niya. After ko po linisin, wala po kayong makikita na pinagmarkahan ng putik. Unlike yung ibang mga upper material natin, na oras na maputikan, so na na-absorb yung dumi. So ito, malinis pa rin po. Makinis pa rin siya after nun. So sa upper din, makikita natin na dito sa toe box or toe cage na tinatawag dito, gawa to sa goma. Ang protection to dun sa mga toes natin. Siyempre, lalo na sa trail running, dahil minsan ma-encounter tayo dun ng mga talagang matutulis na bato. So yun, silbi din ito, yun niya para manatiling nakaalsa yung toe box natin. Dito naman sa likod, pag pinigaan nyo to, itong heel support or heel counter, matikas po siya. So yun, matikas to. So pag naman inano mo siya pakabante, medyo matikas din. Pero ang silbi po kasi nito is para hindi gumalaw yung sakong natin. So nakakatulong to mag-prevent na magkaroon tayo ng ankle break pag natapilok tayo. So suporta po yun dito. So meron siyang enough support. So dito naman sa sintas, yun niya, maganda na yung sintas dito. Manipis na siya. And hindi siya stretchable. Sa testing ko, hindi naman po siya madaling matanggal yung pagkakasintas. Isang sana na meron to, sana kung meron siyang extra lace dito para sa runner's knot. Pero wala siyang nakalagay na extra lacing para dito. Sa subo ko naman, basta tama yung fit nung sukat ng sapatos mo. So wala namang magangyaring heel slippage kahit wala kang runner's knot. So kailangan nyo lang po talaga na makuha yung tamang size para sa inyo. So mo dito naman, sa toe box, kung tatanungin nyo ako, hindi siya sobrang alsado. So hindi siya sobrang roomy yung toe box niya. Sa pagkakasubo ko, ginalaw ko ng konti yung daliri ko sa paa, pataas, medyo naramdam ako na agad yung tela. So hindi siya sobrang roomy. Dito naman sa heel part dito, napakadali pong isuot ng paa nyo dito. Dahil dito sa konting heel player na tinatawag. So, ang dali niyang isok-sok yung paa. Ito naman pong dila or yung tang ng sapatos, slightly padded po siya. Kasarapan lang po yung padding niya, hindi siya sobrang kapal. So, syempre, pag magte-trail tayo, kailangan natin syempre ng comfort. Dahil syempre, mahirap naman tumakbo ng may maramdamang discomfort sa kalagitnaan ng trail or ng bundok. So, yun. Well padded po yung heel na nakakatulong para hindi magkaroon tayo ng heel slippage. Medyo downside lang po nito pag syempre pag pinasok ng tubig, asahan nyo po na medyo sisip-sip din talaga ng tubig. So yun, kung i-rate ko yung upper, kung para sa paggagamitan at trail, so ito ay 4 out of 5. Pero kung gagamitin mo to sa ordinary runs mo, medyo mainit po. So, mapabago syempre yung rating natin. Siguro, i-rate ko lang to ng 3 out of 5 kung gagamitin mo to pang araw-araw sa road. Lipat naman po tayo sa midsole. Itong midsole, napakalambot pa rin ng midsole. Yun po ang hinahanga ko sa kamit. Ang lalambot ng material ng midsole nila. Actually, ito, mas malambot po ito kesa dito sa pagkakadiin ko, ha. Pero ito naman, natutulong kasi nito yung mga butas. Talaga pong nakakatulong yung butas ito sa shock absorption. So yung midsole, yun niya, sabi ko, malambot. Ramdam na ramdam mo yung comfort kahit inilalakad mo lang yung sapatos. Hindi mo kailangan masyado i-exert ng effort na diinan. So talagang ramdam na ramdam mo na may cushioning yung sapatos. Tinesting ko naman po ito. Yun niya, syempre, lagi naman akong gano'ng mag-test, di ba? Yung kunwari, slow muna, and then, tinetesting ko kung sa mabilis. So, sa pakiramdam, itong sapatos na to, pag pumacing ka na dito ng 4 pababa, mainit na po sa talampakan yung pacing. Pero kung mga 4 medya lang, para saan hindi ko pa siya nararamdaman na mainit. So, still may comfort siya. Pero pag bumaba na sa 4 pababa, sabi ko sa inyo, mainit yung talampakan niya. Hindi ko alam kung dahil mainit niya yung sapatos. Naisip ko naman, parang imposible naman makapag-pacing ka ng walang 4 sa isang trail run. Kung sa trail run mo ito gagamitin, di ba? At sobrang haba. So, kunwari, kung isang kilometro na walang 4, so parang imposible naman yun. Dahil sa trail, sa subo ko naman,
Kaya ka lang naman medyo bibilis dyan pag medyo downhill section. So, tsaka yung mga section ng road. Kaya tingin ko, pasok pa rin to na gamitin sa isang actual race sa trail. So, kung i-rate ko naman yung midsole ng sapatos na to, masasabi ko na 4 out of 5 dahil responsive naman siya. Malambot din, komportable, mahalaga po kasi yun. Sa trail, isa sa mahalaga is yung comfort para sa akin. Ha? So, punta naman tayo dito sa rubber outsole. Itong rubber outsole ng Camel, meron silang tinatawag na cock grip. So, siguro cactus grip ang tawag doon. Ito yan. So, nakalagay siya dito. Ito pa. Pero yung, yung design nung thread pattern ng rubber outsole niya, kung titingnan niyo mabuti, is kahawig ni Kobe. Mamba mentality. So, kahawig po siya noon ng logo. Masasabi ko naman dito sa rubber outsole, makapit po ito. Nung bago to, siyempre, sinuot ko sa loob ng bahay dito sa amin, pag in-spike mo yung sapatos dun sa tiles, so tumutunog po yung rubber, parang naka-basketball shoe. Talagang tumutunog siya, makapit na makapit siya. Tinesting ko rin siya sa road, makapit din po talaga. Yun lang, asahan mo na pag tinesting mo sa road, and then medyo mabuhangin, asahan nyo na lahat ng buhangin ay nasa legs nyo. So, kumapit na mabuti dahil syempre maraming spike, and then nagtatalsikan sa binti mo pag doon mo siya ginawit. Sa trail naman, natesting ko na to sa Maputik tsaka sa Madamo. So, di ba yun sa video ng isa? So, wala, hindi ka mapapaya dito. Talagang kapit na kapit. Talagang hindi madudulas ka kahit Maputik yung tatakbuhan mo. So, masasabi ko dito, kung gagamitin mo sa trail, itong rating ng outsole, 5 out of 5 para dun sa trail. Pero kung sa road mo siya gagamitin, syempre ibang usapan na yun, at least 3 out of 5 para sa road, kung sa road mo siya gagamitin. So yun, sa tingin ko, wala naman ako nakalimutan dito sa sapatos na to. Para sa akin, sulit na to, yung presyo na to. Lalo na kung meron kayong naka-upcoming na trail event. So, kesa bumili kayo ng sobrang mahal na mga trail shoe, tapos matatabi lang naman, subok na po yan. Bumili ako ng medyo mahal and then natabilan din. And then nung lalabas mo na uli, yun, putok-putok na. So, isa po yun sa pinaka-nakakahiyang parte na pagtakbo mo sa trail, yung matanggal lang ka ng swelas, mabakbak yung midsole mo. So, masasabi ko kung medyo may budget lang naman kayo ng konti, bumili na lang po kayo ng bago yung mga gantong klase. Dahil talagang super affordable at siguradong hindi po kayo mapapahiya dahil talaga po medyo nakakatakot talaga na gumamit ng lumang trail shoe sa isang trail race or kahit naman sabihin natin sa akyat bundok. So medyo nakakaya po talaga. So mali po, marami po salamat sa lahat sa mga nanonood, sa mga nakasubscribe, sa mga patuloy na nagko-comment. Kung nagustuhan nyo po yung content at saka yung sapatos na tayo niya, may link dyan sa baba. Paki-like po nyo yung video kung nagustuhan nyo. Comment po kayo kung may question pa kayo. And then, yun niya, share yung mga video natin para po lalo pang lumaganap yung running community natin. Muli po, maraming po salamat sa lahat. God bless po sa lahat.